Magandang araw! Ako nga pala si Teacher Beth, ang iyong makakasama sa iyong pagkatuto. Ang ating subject ay Mapeh sa music. Ito ay pang third quarter week to pang grade 2. Sa araling ito, matutukoy natin ang lakas o hina ng mga tunog ng instrumento o karaniwang instrumento. Itong aralin ay milk-based. Pero bago yan, huwag mo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe. I-hit mo rin ang bell para manonotify ka sa mga panibago kong videos na na-upload. Ang ating life encouragement verse ay makikita sa Exodus chapter 15 verse 26 ang sabi, I am the Lord who heals you. No, ang ating mapapansin. Tama ka. Ito ay umuulan. Ito ay isang daan. Makikita natin na mayroon itong mahinang lakas ng ulan. Pangalawa, tingnan natin naman, makapunta ka na ba sa lungsod na kung saan maraming tao, na kung saan laging traffic? Yan, tulad yan ng ating lugar. Mapapansin natin ito ay maingay. May malakas na tunog tayong maririnig, tunog ng mga sasakyan. Ano ang kanyang tinutugtog? Tama ka, yan ay gitara. Marunong ka bang tumugtog ng gitara? Magaling! Mayroon tayong iba't ibang instrumento, karaniwang instrumento na ating pag-aaralan ngayon. Una ay ang triangle. Ayan ang itsura ng triangle. Pakinggan natin ang tunog. Ang triangle ay mayroong mahinang tunog. Ito naman ay organ. Keyboard. Ayan, pakinggan natin ang tunog. Marakas. Ang marakas ay mayroong mahinang tunog. Tama ka. Ang galing mo. Tamburin. Ang tamburin ay mayroong katamtamang lakas hanggang sa mahinang tunog. Pakinggan natin ang tunog. Kasunod ay violin o violin. Yan, mayroon siyang mahinang tunog. Kasunod ay guitar o gitara. Ang gitara ay mayroon siyang katamtamang hanggang sa mahinang tunog. Flute o plauta. May mahina itong tunog.
Ang drum naman ay mayroong malakas na tunog. Cymbals. Ang cymbals ay mayroon siyang katamtaman hanggang sa malakas na tunog. Pakinggan natin ang tunog. Yan. Sunod, xylophone. Ang xylophone ay may mahinang tunog. Yan, gong. Ang gong naman ay mayroong malakas na tunog. Ayan, lagi nating tatandaan ang lakas o hina ng pag-awit o pagtugtog ng mga komposisyong musikal ay tinatawag na dynamics. Ang isang awitin ay may bahaging mahina, malakas at katamtamang lakas. Ito ay nagpapaganda at nagbibigay buhay sa awit. So kung mapapansin natin ang ating mga pangungusap ay ang kanyang baybay dapat pagkatapos ng tuldok ay malaking letra. So, ang unang pangungusap natin, dapat may malaking letra ang. So, ayan, mapapansin natin. Dito rin sa ito, dapat malaki ito. So, ayan. Next, tingnan natin kung may natutunan tayo sa ating panuto. Tukuyin ang tunog ng mga sumusunod na instrumento. Isulat ang tunog kung mahina, tamtaman o malakas ang tunog nito. Yan. Cymbals. Tingnan natin kung tama ang iyong sagot. Ayan, ang ating sagot ay katamtaman ang kanyang tunog. Drums o drum set. Tingnan natin, pag-isipang mabuti. Yan, tingnan natin ang ating sagot, ang inyong mga sagot. Malakas. Ito ay may malakas na tunog. Kung tama ang sagot mo, magaling ka dyan. Gong. Ang gong ba ay may mahina o katamtaman o malakas na tunog? Tingnan natin kung tama ang iyong sagot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Time's up. Malakas. Ito ay may malakas na tunog. Maracas. Tingnan natin. Tingnan natin ang iyong sagot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Time's up. Ito ay may mahinang tunog. Ang galing-galing mo. Triangle. Ito ba'y may mahina, katamtaman o malakas na tunog? And 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. May mahina itong tunog.
Ayan, salamat sa panonood. Sana ay may natutunan kayo sa ating pinag-aralan ngayon. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe. I-like mo na ang video na ito. Thank you. God bless. Ingat! Mapagpala ang araw sa ating lahat. Ngayon na naman, may panibago na naman tayong matututunan. Sa araw na ito, ang pag-aaralan natin ay kung paano ang pagtaas-baba ng ating mga boses. You can like, subscribe, and hit the bell notification for more videos. Pero bago tayo magsimula sa panibago nating aralin, mayroon lamang akong life encouragement verse na i-share sa inyo na makikita sa Santiago chapter 1 verse 12. Ang sabi, pinagpapala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Ako nga pala si Teacher Beth, ang iyong makakasama sa iyong pagkatuto. Kaya tumutok lang. Patuloy na manood. Sa araling ito, inaasahan sa iyo na malalaman mo ang mga tunay na bumubuo ng himig at malalaman mo ang pangalan nila at ang taglay nilang taas-baba. Subukan naman nating awitin ang magmarcha tayo. Kayang kumanta ng mataas na mga tono. Halimbawa ng mga singer na ito ay si Laika Gairanod. Siya ay nanalo ng first season ng The Voice Kids Philippines. Mayroon siyang mataas na boses. Kaya niyang kunin ang mataas na tuno ng isang kanta. Siya naman si Darren Lendon Gonzalez Espanto, o mas kilalang Darren Espanto, ay siya rin ay isang Filipino-Canadian singer at actor. Mayroon din siyang mataas na boses. Pwedeng bumaba at tumaas ang kanyang boses. Siya naman si ang sikat na na singer na si Ogie Alcacid. Siya isang Filipino songwriter. Siya rin ay sikat na singer, Filipino singer. At siya ay rin ay isang comedian artist. Kaya niyang kunin ang mataas na boses o mababang tono ng isang kanta. Umaawit ka rin ba katulad sa kanila? Ano ang instrumentong pangmusika ang madalos mong makita na isinasalo sa awit? Nakakita ka na ba ng piano? Nais mo bang umawit kasabay nito? Ngayon aalamin natin kung ano ang iba't ibang pitch o tono ng isang kanta. Ano ang pitch? Ang pitch ay ang bumubuo sa mga awit o tugtugin na maaaring mataas o mababang tunog. Tingnan natin ang tunog ng piano na nagpapakita ng pagtaas-baba ng kanyang tunog o tono. Nag-umpisa ang lower do sa C chord na C.
Ito naman ang halimbawa ng melody o ang paisa-isang daloy ng magkakasunod na tunog. Tinatawag nating melody o himig. Ang himig na ito ay pinamagatang tayo na ni Amelia M. Ilagan. Sabayan nating awitin. Lagi nating tatandaan na ang awit ay binubuo ng iba't ibang nota o tunog na maaaring mataas at mababa. At ito ay tinatawag nating pitch. So that's all for today. Salamat sa panunood. Sana may natutunan kayo sa ating aralin. And this is 2GL Channel saying, learn, enjoy, and be inspired. Thank you for watching. God bless. Magandang araw! Ako nga pala si Teacher Beth, ang inyong makakasama sa pagtatuto. Ngayong araw na ito, ang ating subject ay Mapeh Music. Pero bago yan, huwag mo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated ka sa lahat mga videos na aking na-upload. Pagkatapos ng araling ito, matutukoy mo ang quarter note, dim note, at quarter rest. Malalaman mo kung ano ang mga itsura ng mga yan. Pangalawa, mababatid mo ang katumbas na beat ng quarter note, dim eighth notes, at quarter rest. Mauugnay mo rin ang quarter note, dim eighth notes, at quarter rest. Katumbas nitong rhythmic syllables. Rhythm, sound, and silence. According to Webster Dictionary, ang rhythm sa Tagalog ay indayog. Quarter note. Ang quarter note ay mayroon siyang isang tunog sa isang beat. Panoorin natin ang video. Ito ang katumbas ng beat ng quarter note. Yan naman ang simbolo ng dim eighth note. Mayroon siyang dalawang tunog sa isang beat. Panoorin natin ulit ang video. Ang dim eighth note naman, tete. Yun lang, tete. Again. Kasunod ay quarter rest. Ang quarter rest, wala siyang tunog sa isang ang rest, beat. Ang rest, quarter note, isang beses lang. Ang dim eighth note, pagsama-samahin natin. Ta, te, te, rest. Ta, te, te, rest. Ta, te, te, rest.
Magandang araw! Ako nga pala si Teacher Beth, ang iyong makakasama sa iyong pagkatuto. Magandang araw mga bata! Ngayon, pag-aaralan natin tungkol sa steady beat. So, pero bago natin ituloy yan, huwag mo munang kalimutang mag-like. I-hit mo ang like, tapos mag-subscribe ka na rin para updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. I-all mo na doon sa subscribe para ma-update ka sa lahat ng mga tutorial videos na aking i-upload. So ngayon, music tayo. Mapeh music. Aaralin natin. Tapos na tayo mag-aral ng tinatawag na mga notes. May quarter note. Ano yung mga pananda o simbolo na iyon? Mayroong quarter note. Mayroon ding beam note. At saka, mayroong quarter rest. Yun ang napag-aralan natin yung nakaraang araw. So, ngayon naman, ang pag-aaralan natin, ano yung tinatawag na steady beat? Ang steady beat, yun siya yung steady beat. It is the ongoing steady repetitive pulse that occurs in songs, chants, rhymes, and music. Ibig sabihin, tuloy-tuloy lang siya. Tuloy-tuloy siya at paulit-ulit. Pwede nating makita yan sa mga awit, sa chants, at saka sa rhymes. Kinig ka ba ng mga tunog sa paligid? Maraming uri ng mga tunog sa paligid. Hindi mo kinakailangan na magkaroon ng instruments o mga musical instruments para marinig mo ang tinatawag na steady beat. So, ang kailangan mo lang yung sound sa paligid, yung mga bagay sa bahay na pwede mong magawa ng tunog, ng beat ng isang tunog. So, halimbawa, ito. Kung nasa bahay tayo ngayon, tamang-tama. Pandemic ngayon, tamang-tama, nasa bahay lang tayo, pwede tayong gumamit ng kutsara para makagawa tayo ng steady beat. Pwede rin ito. Makakagawa tayo ng steady beat. Okay, marami tayong pwedeng magawa. Ayan, magagamit natin yan. Pwede rin yung palakpak. Ta-ta-ta-ta-ta. Tuloy-tuloy siya. Steady siya, pero tuloy-tuloy-tuloy ang kanyang beat ng tunog. Halimbawa, ayan, yan ang tinatawag nating beat. Bawat kanta na beat ng isang kanta. Halimbawa, ito, gawa tayo ng beat. Tuloy-tuloy lang. Gamitin natin ang tinatawag na gamitin natin ang quarter note. Napag-aralan natin, ipalakpak lang ang kamay. Kung may baho kang dalawa, pwede mo rin magawa yun. Steady beat lang siya. Tuloy-tuloy siya. Yan. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tuloy-tuloy siya na beat ng isang kanta. Okay, next. Ito, gamitin natin. Naririnig mo? Steady siya, pero tuloy-tuloy siya. Paulit-ulit lang siya, tuloy-tuloy. Bahagi siya ng isang mga tunog na nasa isang musika na tuloy-tuloy siya. Na nakaka-encourage sa atin na itapik ang ating mga paa, ipadyak. Pag kumakanta tayo, ipinapadyak natin ang ating paa o ipalakpak ang ating mga kamay. Pero tuloy-tuloy lang. Parang nakakarinig tayo ng isang kanta. Halimbawa, bahay, kubo, kahit munti. Bahay, kubo, kahit munti. Tuloy-tuloy siya. Pwede siyang mabagal. Pwede rin siyang mabilis. Pwede isabay mo paa mo. Ganyan. Ganyan. Pwede rin ito. Pwede rin. Basta tuloy-tuloy siya. Okay. Pwede rin natin itong magamit. Pwede mabagal.
pwede rin siyang mabilis. Ayan. Ang tawag dyan ay steady beat. Pwede natin yan marinig sa kanta, sa chants, sa rhymes, sa music, na nakaka-encourage sa atin na itapik ang ating mga paay, padyak, ipalakpak ang ating mga kamay, at tumalon kasama ang pagsayaw. Kasama ang pagsayaw, pwede kang umadyak, pwede kang pumalakpak, pwede kang na nakaka-encourage sa'yo, sumayaw, nakakasayaw ka na. Pwede rin nakakasama ka, nakakasabay ka na rin sa isang awitin. Pwede siyang mabagal. Pwedeng mabilis. Basta tuloy-tuloy siya. Yan, tinatawag natin steady beat. Okay, mabilis. Mabilis yan. Mabagal. Ayan, next, gamitin natin ito. Hindi mo kinakailangan ng instruments para maipakita ang steady beat. Pwede yung mga bagay lang sa paligid, pwedeng dalawang stick, or dalawang plato, or basta tuloy-tuloy na nakakagawa ka ng sounds. Pwedeng te-te-ta, 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 te-te-ta. Basta tuloy-tuloy siya, tuloy-tuloy, ongoing siya, at saka steady, tapos upaulit-ulit lang na ginagawa mo. Kaya mo bang gawin? Okay, so ngayon, napag-aralan natin ano ang tinatawag na steady beat. Yung mga tunog na makikita na, maririnig natin sa paligid, na tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy, ang tawag dyan ay steady beat. Yung kung halimbawa pinapakinggan mo ay pinapakiramdaman mo yung tibok ng puso mo, ang tawag doon steady beat, yung tuloy-tuloy ang tibok ng iyong pulso, ng iyong puso. Ito mararamdaman mo rin. Tuloy-tuloy lang siya. Ang puso mo tumitibok, yung parang kumakabog. Tuloy-tuloy lamang siya. Halimbawa, ang drum. Boom, 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 boom. Yun, tinatawag siyang steady beat. Tuloy-tuloy lang siya. Tuloy-tuloy. Halimbawa, yung orasan. Tunog ng orasan. Halimbawa, ang orasan. Ang tunog ng orasan. Tik-tak, 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 tik. Tuloy-tuloy, pero mabagal. Pwede mabagal siya. Pwede rin mabilis yung tinatawag nating steady beat. Naka-steady lang siya. Naka-isa-isa lang. Pero tuloy-tuloy. Parang kumikilos ka na nasa isang lugar lang. Pero tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy siya. Okay. Okay. Ngayon naman po, ipapakita natin, magbibigay tayo ng halimbawa na kasama ang isang tunog o isang music para malaman natin kung paano ginagawa ang steady beat. Okay, example. Bye.
sana may natutunan kayo sa aking videos, sa mga susunod na videos. Marami pa tayong matutunan kung ikaw ay magla-like at magsusubscribe para ma-update ka sa lahat ng mga videos. Okay, thank you for watching. God bless! Matuto, tumalino, at ma-inspired kasama si... Ayan, magandang araw mga bata. Ngayong araw na ito, marami na naman tayong matutunan. Ako nga pala si Teacher Beth, ang iyong makakasama sa iyong pagkatuto. Handa ka na ba? Magandang araw mga bata! Ang ating asignatura ay Mapeh, doon tayo sa music. Ang ating pag-aaralan ay tungkol sa ostinato. Pero bago yan, kung bago ka pa lang na napunta sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ako nga pala si Teacher Beth, ang iyong makakasama sa iyong pagkatuto. Marami na naman tayong matututunan sa araw na ito. Handa ka na ba sa panibago na naman nating aralin? Pero bago yan, mayroon lamang akong life encouragement verse na isi-share sa inyo para naman ang ating spiritual na buhay ay lalong malakas din, lalong tatalino din. Makikita natin ito sa Awit chapter 16 verse 11. Ang sabi, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng bigay ang walang hanggan. Layunin, play and perform simple ostinato pattern on classroom or home instruments or other sounds sources. Examples: sticks, drums, triangles, nails, and many others. Ngayon, magbigay naman ng mga bagay sa bahay na kayang makabuo ng isang tunog. Gamit ang mga simpleng kagamitan sa bahay, pwede tayo makabuo ng ostinato pattern. Kaya nating magaya ang tinatawag na ostinato pattern, mga halimbawa ng mga kanta na ating aaralin ngayon. Gamit ang stick notation, mapapansin natin may dalawahan, may tatluhang kumpas ng isang rhythmic pattern. So, lagi nating tatandaan na kung mayroong dalawang kumpas ang isang awitin, ay mayroon siyang katumbas na two-time meter. Ang sabi, if there are two beats in a measure, the song is in two-time meter. Dalawahan. Kung dalawahan, mayroon siyang two-time meter. Kung halimbawa naman ay tatlo, may tatlong kumpas, ang kanta naman ay may tatlong time meter. Kung apat naman, ang katumbas din ay, kung may apat na beats o kumpas, mayroon siyang measure na 4-time meter. May mga videos akong nagawa. Pwede nyo mapanood ang time signature doon sa rhythmic pattern. Nandun sa rhythmic pattern. Tapos sa stick notations. Makikita natin doon ang discussion about dito. It's a matter of review lamang. Ngayon naman, aralin natin ang awiting magmarcha tayo na ipinapakita dito ang ostinato. Okay, awitin natin, pakinggan muna natin bago natin awitin, tapos sabayan ito natin. Sa dalawa humakbang ka, kaming mga bata ay nagmamarcha. Sa dalawa lumakad na, parang sandalong sumasaludo. Sa dalawa humakbang ka, kaming mga bata.
marcha sa dalawa, lumakad na parang sandalong sumasaludo. Mga bata, sabayan niyo akong kumanta. Sa dalawa, umakbang ka, kaming mga bata ay nagmamarcha. Isa, dalawa, lumakad na, parang sandalo sumasaludo. Sabayan naman natin ito ng pagpalakpak o pagtapik ng dalawang bagay para mabuo natin ang tinatawag na ostinato. Ang ibig sabihin ng dalawang bar na nasa, ipakita muna natin itong halimbawa, dalawang bar lines na may tuldok, ang ibig sabihin nito ay repeat mark. Ang ibig sabihin ng repeat mark ay pag-ulit o paulit-ulit lang na pattern ng isang kanta. Pakinggan natin ang kantang ito. Sabayan natin ang pagpalakpak o pagtapik ng dalawang bagay. Sa dalawa, humakbang ka, kaming mga bata ay nagmamarcha. Sa dalawa, lumakad na, parang sandalong sumasaludo. Sa dalawa, humakbang ka, kaming mga bata ay nagmamarcha. Sa dalawa, lumakad na, parang sandalong sumasaludo. Gamit ang ostinato pattern na ito, sundan natin ang kantang tiririt ng Maya. Ang pattern niya ay la li li la. La li li la. La li li la. La li li la. Tapos paulit-ulit lang. Signature naman na kantang Roses, subukan natin. Una, nakabukas ang palad, nakatikom, tapos clap, half note, and then nakapalakpak, isang palakpak lang. Roses in a row. Lagi nating tatandaan, ang ostinato ay kombinasyon ng mahaba at maiksing tunog na paulit-ulit na tinutugtog kasama ang kanta o melody. Gumagamit tayo ng repeat mark para malaro o maitugtog ng paulit-ulit. Isa pang halimbawa, sundan natin ang kantang we will rock you. We will rock you. We will rock you. We will rock you. Salamat sa panunood. Sana may natutunan kayo sa ating aralin ngayon. God bless. Ingat tayo. 5'4A, Mapeh Music 2. Tunog at Katahimikan, Quarter 1, Aralin 1, Week 1.
Magandang araw muli, mga bata. Ako nga pala si Teacher Kalumpang, ang iyong mga kasama sa iyong pagkatuto sa oras na ito. So, ngayong araw na ito, marami ka na namang matututunan. Handa ka na ba? Isa sa pangunahing sangkap ng musika ay ang ritmo o rhythm. Ito ang tumutukoy sa galaw ng katawan bilang pagtugon sa naririnig. Ang tibok ng ating puso o pulso ay may kinalaman sa paraan ng daloy ng rhythm. Ang rhythmic pattern ay binubuo ng mga tunog na naririnig at di naririnig ayon sa kompas o time meter nito. Mayroon tayong pangunahing batay ng kilos na mayroong koordinasyon sa ating mga paa. Kamay at katawan gaya ng paglalakad, paglukso, pagpalakpak, pagmartsa at pagtakbo. Sabayan ang awitin, maligayang bati. Maligayang bati sa iyong pagsilang. Maligaya, maligayang bati. Maligayang bati sa iyong pagsilang. Maligaya, maligayang bati. Isa pa! Maligayang bati sa iyong pagsilang. Maligaya, maligayang bati. Ano ang iyong naramdaman nung inawit mo ang maligayang bati? Nung inawit mo ang mabagal na pag-awit, ano yung naramdaman mo? Magaling! Ano din ang naramdaman mo kapag inawit mo ang maligayang bati ng mabilis? North values and its rest values. So, ayan. Tingnan natin anong pagkakaiba. Whole note. Play for 4 beats. Whole rest naman, rest for 4 beats. Half note, play for 2 beats. Half rest, rest for 2 beats. Quarter note, play for 1 beat. Quarter rest, rest for 1 beat. Eighth note, play for 1 half of a beat. Eighth rest, rest for 1/2 of a beat. Whole note, play for 1/4 of a beat. Sixteenth rest, rest for 1/4 of a beat. Ngayon, tukuyin natin ang mga larawang ipinapakita kung ito ay malakas ang tunog. Pumalakpak kung ito ay malakas at pumadyak naman kung mayroon itong mahinang tunog. Tingnan natin ang mga larawan una. Drums, tambol, mahina ba o malakas? Yan ay mayroong malakas na tunog. Magaling. Pusa, ang pusa ba ay mayroong mahina o malakas na tunog? Tama ka, ito ay may mahinang tunog. Pusa ay ahas. Ang ahas ba ay may malakas o mahinang tunog? Mahinang tunog. Magaling. Ang tunog ng ambulance. Magaling. Ito ay malakas. Ang tunog naman ng ulan. Tama ka. Ito ay mahinang tunog. Pumadyak. Aso, malakas ba o mahina? Malakas ang tahol ng aso. Malakas yan. Nakakabingi.
ikaw ay papalakpak. Tunog ng train. Magaling, ito ay may malakas na tunog. Lagi nating tatandaan mga bata na ang mga tunog na ating naririnig sa ating kapaligiran ay may pagkakaiba-iba ayon sa taas, baba, laki at liit, kapal at nipis, at gaan at bigat ng tunog na nalilika nito. Ang rhythmic pattern ay binubuo ng mga tunog na naririnig at di naririnig ayon sa kompas o time meter nito. Tandaan natin, ulitin natin, ang rhythmic pattern ay binubuo ng mga tunog na naririnig at di naririnig ayon sa kompas o time meter nito. Salamat sa iyong panunood. Sana may natutunan ka sa ating aralin ngayon. Pwede mo ring mapanood ang isa pang video na makikita sa inyong screen. Thank you and God bless! Salamat sa panunood! This is 2GL Channel, humbly serving you. Mapeh! Music tayo! Stick notations in rhythmic patterns with 2s, 3s, and 4s. Marami na naman tayong matututunan ngayong araw na ito. Pero bago yan, huwag mo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated ka sa lahat ng mga videos na aking na-upload. I-all mo na para manonotify ka every time I uploaded a new video. Pero bago yan, mayroon lamang akong life encouragement verse na i-share sa inyo para naman mapakain natin ang ating spiritual na buhay. Sa Psalms chapter 47 verse 1, clap your hands, all you peoples, shout to God with a jubilant cry. Tuloy tayo sa ating pagkatuto. Sa araling ito, pagkatapos ng araling ito, matututunan mo ano ang tinatawag na stick notations. Paano mo maipapalakpak ang stick notations na may measures na 2s, 3s, and 4s. Balik-aral muna tayo. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay quarter note. Ang quarter note ay may isang tunog na katumbas sa isang beat. Next, ano ang tawag dito? Ito ay beam eighth note. May dalawang tunog sa isang beat. Quarter rest. Wala siyang tunog sa isang beat. Notations. Ang stick notations ay may isang buong bilang ng palakpak na kung babasahin natin ng ta. Again, ano ang stick notations? Ang stick notations ay may isang buong bilang ng palakpak na kung babasahin natin ng ta. Ito rin ay may tig kalahating bilang ng kumpas na kung babasahin naman natin ay CC o sa iba ay TT. Ito ang palakpak na medyo mabilis. Ngayon, subukan nating ipalakpak ang beat ng bawat time measure. Okay, itong 2 at saka 3 at saka 4.
gumamit tayo. Pwede tayong gumamit ng dalawang kutsara o kaya dalawang bagay na pwede nating gawing sound o makabuo tayo ng sound para marinig mo ang kanyang measures. Ta, ta, rest, titit, ta, ta, ta. Ulitin mo. Ta, ta, rest, titit, ta, ta, ta. Ta, 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 rest, titit, ta, ta, ta. Kay kasunod. Ta, 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 rest, ta, tete, ta, rest, tete, ta, ta. Kay kasunod. Ta, 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 rest, ta, tete, ta, rest, tete, ta, ta. Ulitin natin. Ta, 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 rest, ta, tete, ta, rest, tete, ta, ta. Next. Ta, 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 tete, ta, 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 rest, tete, ta, 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 ta. Again. Next. Ta, 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 tete, ta, 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 rest, tete, ta, 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 ta. Isa pa, mga bata. Next. Ta, 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 tete, ta, 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 rest, tete, ta, 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 ta.